sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa komento ng ating ka-TH dito ukol sa isang malaking pagsubok na darating kapag tayo ay malapit na nating mahukay o madatnan ang nakabaong deposito. Ang tanong ng ating ka-TH sa kanyang komento na ito ay kung naniniwala ba ako na kapag malapit na nating madatnan ang nakabaong kayamanan sa isang lugar, tayo ay magkakaroon ng mga problema o pagsubok na darating. At ang mga problema o pagsubok na ito ay maaaring maging dahilan para matigil ang ating isinasagawang operasyon. Ang aking direktang kasagutan dito sa katanungan ng ating ka-TH ay isang malaking oo, dahil ilang beses na rin namin itong naranasan. Kapag tayo ay mag-uumpisa pa lamang sa ating operasyon, ang lahat sa atin ay ganado. Meron pa sa atin ang hindi mapigilan ang kanilang sarili sa paghuhukay, kaya maski gabi ay patuloy sila sa kanilang paghuhukay. Ngunit ito ay sa umpisa lamang. Kapag lumipas ang ilang mga araw, unti-unti nating mararamdaman ang ating pagod. Dito natin mapapansin na ang ating katawan ay parang unti-unti na ring nawawalan ng gana. At habang lumalalim ang ating hinuhukay, mas lalong lumalala ang ating nararamdamang pagod at pagkawala ng gana para ipagpatuloy ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Kapag tayo ay malapit na sa kinalalagyan ng deposito, dito natin maiinkwentro ang panghuling harang na sadyang inilagay ng mga sundalong hapon. Ito ay tulad ng mga naglalakihan at matitigas na mga bato. At kung hindi mga bato, ay napaka kapal at napakatigas naman na simento. Ang kadalasang nangyayari dito, lalo na sa mga baguhan, ay nawawalan sila ng gana dulot ng sobrang pagod. Isipin mo nga naman, ang maghukay ng napakalalim na butas na halos maubos ang iyong lakas at halos wala ng gana sa paghuhukay. Ngunit sa pinakailalim ay biglang may malaking harang. Sabihin na lamang natin na ito ay isang nakaharang na makapal at matigas na simento. Sa ganitong sitwasyon, karamihan sa mga baguhan ay dito sila tuluyang sumusuko. Ang hindi nila alam ay ito na pala ang pinakahuling harang para mabuksan ang kinalalagyan ng mahalagang bagay. Kung hindi naman harang ay ang mga patibong na sadyang nilagay ng mga sundalong hapon. Maaaring ang patibong na ito ay lason o pasabog. Kapag tayo ay nakainkwentro ng patibong, masasabi ko na ang mga ito ay palatandaan kung saan ay nagpapahiwatig na ang deposito ay malapit na nating madatnan. Kaya kung ating nalagpasan ang patibong, masasabi ko na konting hukay lamang ay ating madadatnan ang deposito. Ngunit pagdating sa mga baguhan, kapag sila ay nakainkwentro ng patibong, ang karaniwang nangyayari ay nauuwi ito sa sobrang pagkatakot. Sino nga ba naman ang hindi matatakot sa nakakamatay na patibong
lalo na kung ito pa lamang ang iyong kauna-unahang karanasan na makainkwentro ng ganitong uri ng bagay. Dahil sa kanilang takot ay tuluyang matitigil ang kanilang isinasagawang paghuhukay. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito. Ako ay sumasang-ayon o naniniwala na karaniwang nagkakaroon ng problema o pagsubok kapag malapit na nating madatnan ang deposito na ating hinuhukay. At ang kadalasang nangyayari ay tuluyang matitigil ang ating isinasagawang operasyon. Ito ay dahil sa inilagay ng mga sundalong hapon na mga harang at patibong malapit sa kinalalagyan ng kayamanang kanilang ibinaon. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, dapat nating malaman na ang lugar na kinalalagyan ng kayamanan ang siyang siniguro ng mga sundalong hapon na bigyan ng proteksyon para hindi madaling makuha ng mga taong nagtatangka na kunin ito. Gaya ng aking sinabi kanina, maaari tayong makainkwentro ng patibong lason o pasabog. At kung hindi patibong, ay mga harang tulad ng mga nakasalansang bato o makapal at napakatigas na simento. Lahat ng mga bagay na ito ay nakakawala ng gana kapag ating nainkwentro sa ating paghuhukay. Pero pagdating sa mga meron ng karanasan na nakahukay ng kayamanang ibinaon ng mga sundalong hapon, sa tuwing sila ay makainkwentro ng harang o patibong, sila ay hindi susuko at mas lalong magkakaroon ng gana sa kanilang paghuhukay. Ito ay dahil sa alam nilang sila ay malapit na sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo Zugwo. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Arnel Manleges, Lindon Libria, Jovet Fornoles, Johnny Orena ng Quirino Province, Kent Chester Makarambon ng Davao City, Zando Real, Rolando Zabala, Janja Lorina ng Mindanao. Maraming salamat at iyong pinanood ang video na ito hanggang sa pinakahuling bahagi na ito.